Tech Explorer TV, this is JR. So today, mag-install tayo ng signal booster sa radio. So alam nyo guys, dito kasi ako nakatira sa Tansa, Cavite. Dito, yung signal ng radio signal sa Manila is barely umaabot dito sa location ko. So ito, may nabili ako sa Shopee actually. Sa halagang 253 plus shipping. So I will show the ano na lang the screenshot nung and link sa description dito sa screen para meron kayong reference. Pero ang dami kasi nagsasabi kung effective daw ba talaga to. So, gagawa tayo ng testing kung talagang effective siya. So ipapakita ko sa inyo. So ipapakita ko sa inyo yung radio signal ko. So ito yung default. So i-search natin ano. Mag-scan tayo. Yan. So, ilan lang to? 2, 4, 6, 8, 10. Tapos static pa siya, no? Wala pa nga yung favorite kong station dito, yung 92.3. Normally, pag nandito, via data ako nakikinig. Pero minsan, wala akong data. Yung mga radio app na may na true data yung ano yung signal nila. Pero minsan kasi pag wala akong data, gusto ko true radio lang, yung radio tune. So 107.5 wala rin. So 10 radio signal lang yung nasa sagap niya, no? So ito, susubukan natin ikabit. First of all, kailangan natin ng source ng 12 volt positive, no? So ito, nagtap ako dito, may alligator clip ako dito para i-testing lang. Later i-ayos ko yung setup nito, pero just to para mabil test lang natin. So paano natin malalaman kung may kuryente, meron tayong tester dito. So gagamit tayo nito. So iilaw lang to pag may kuryente, no? So itong tap ako dyan. So ito, meron tayong clip. Ito yung sa negative terminal. So meron akong cigarette lighter socket dito. Ito, idyan ako siya sa negative. Tapos naka-ignition yung sasakyan dapat. Yan. So may kuryente dapat na dumadaloy. So pag ito, kiklip ko lang to sa okay, di ko i-click eh. Itong tester natin, kiklip lang natin ito at iilaw. Ayan, umilaw siya oh. So may kuryente. Ngayon, binaklas ko na to kanina yung head unit. So ito yung stock na antena niya. By the way guys, pakita ko sa inyo yung stock na antena na gamit ko. Labas lang ako. Ayan yung stock na antena, yung talagang pangit pang antena to eh. Pang TV sinauna.
So gagawin ko, ikakabit ko tong saan yung signal booster? Tong signal booster o signal amplifier. Meron tong saksakan ng antena para to sa stock na antena. Ngayon kakabit mo to. Tapos ito yung papunta sa antena ng radio unit o head unit nyo. Tapos dito mo ilalagay sa pulang wire yung positive. So lagay natin. So tatanggalin ko muna yung power, ano? Baka mag-short tayo eh. So dito sa head unit ko, ang pagtanggal lang ng power, ito, tatanggalin lang natin to. Ayan, natanggal ko na, no? So naka-off na yung head unit. So ikakabit, tatanggalin natin tong stock antenna. Ayan, ito yung stock antenna. Ikakabit natin to ngayon yung sa amplifier, yung antenna, sakit ng antenna dito sa head unit. Yan. Kabit na. So make sure na mas hindi siya loose. Sikip siya. Tapos ito, itong sakit niya is yung para sa stock na antenna. So tingnan natin kung talagang hindi gumagana itong signal boost amplifier o signal booster ng nabibili sa Shopee or Lazada. Ngayon ito nakakabit natin to sa positive terminal. Ayan, nakakabit po sa positive terminal. Ayan. Okay. Tapos yun na natin yung head unit natin. So isasaksak ko yung power niya. Ito. Okay. Ayan. Ayan, tapos na mag-reboot. Well, hindi ko pa siya masyadong inayos, no. Talagang bare, parang pang bare test lang talaga natin. Kasi mahirap na kung i-set up ko siya sa sasakyan, didikit-dikit ko na, yatatali ko na 'yung mga wire, babalutan ko na ng electrical tape. Tapos hindi pala gumana, di sayang effort. So nakabit na ito kung signal amplifier o signal booster, nakakabit 'to sa stock antenna ko. Tapos igagawin natin, re-risk natin. By the way, yung favorite kong 92.3 na station, hopefully masagap niya, no? Scan natin. Nila na walang gagawin kung hindi umuo lang na umuo pag konsultasyon. So magsasabi sila na ganito, tataas tayo and umuo lang ng ako yung ibang mga leaders ng TNPS kaya nakakalungkot dahil kapag bilangin natin yung station, ano? So 88.3, parang kanina wala yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. So naging 26 station from kaninang 10 lang. So may mga nasagap siyang ibang hira. Oh, tingin ka muna sa paligid. John and Amelia like them. Tsaka napansin ko parang nabawasan yung static niya, no? And yung 92.3 na station 23.
Sige. Medyo may... So, alam mo, June... Medyo may static lang, pero bearable. Ang dapat na sumaklolo sa inyo, yung regulator. Yun lang ang sa akin dito, no? Yung regulator. Mainam din na amin napapakinggan ang inyong mga... Bearable siya. So, not para sa akin, not so bad. Pero mas mabuti na yun kaysa na hindi talaga siya nasasagap. Okay? So... Ewan ko bakit sinasabi ng iba na hindi to effective or hindi to gumagana. Siguro faulty yung device na na-receive nila or baka hindi nila sinaksak sa or hindi nila kinabit sa positive terminal. O, to testingin natin ha. Ano ba sitwasyon? Naunawaan natin pag may COVID-19 ng isang yan. Tao, dapat natin intindihin. Tatanggalin ko to. Mga protocol. Pero ano ba sitwasyon? Tatanggalin ko to. Yun buwi, hindi na humakapagsalita. Yung hindi pa siya pepe. Oh, ayun oh, nawala yung signal. 'Di ba? Ngayon kapag kinabit ko, kinikit ko siya, oh. Yung tita natahilan kung bakit hindi naka-attend yung taga-Grab, 'di ba? Na kanilang kinatawan, para sa akin hindi masyad. Oh. So talagang gumagana siya. Hiring kaya na postpone ng Enero. Oh. Okay. Ngayon may nabili naman ako itong antenna, amplifier din siya or signal booster din siya. Ang gagawin ko, tatanggalin ko tong una kong kinabit na amplifier. Tatanggalin ko to, ang ikakabit ko antenna lang. Mali yung stock na antenna ko dito sa labas. Hindi ko na siya gagamitin kasi that time kasi nagdadalawang isip ako, do I need to buy this one or this one? So, para matest ko both, binili ko dalawa para matesting natin kung effective. So, ito testingin natin na ito lang. Wala tong amplifier. Ito lang na antenna lang talaga. Ang sabi nila, this will boost the signal kapag kinabit mo. Try natin ikabit. By the way, bago ko ikabit, sabihin ko lang yung presyo nito sa Shopee. I think nabili ko siya sa halagang 93 pesos. Ayan, so... Ayan siya. So, ang gagawin ko, lalagay ko lang muna siya dito sa dashboard. Nakalang muna, patungo lang siya dyan. Tapos tatanggalin natin itong saksakan ng antena, signal booster, ayan. Tapos ikakabit natin yung antena lang na yung bagong antena ang bibili natin. Ito. Ito yung sa antena lang na bibili natin. Bukan natin i-scan, no. Subukan natin i-scan. Hindi kasi sa akin, kung may search fee ang Grab, dapat ang taxi, dapat ang bus, even the scan natin ulit. Kapag rush hour, scan natin ulit. Pero unang scan natin, 2, 4, 5 signal lang ina sagap niya. Scan natin ulit. Sa Grab na yan. Sa may may-ari ng Grab, ano ho siya? Sino ho siya? Ang kumpanyang ito na so, daw ho, ha? Anim naman ngayon. Pero at least nasagap niya yung 92.3. Ano ba meron sila doon? Compare sa signal booster lang susunod rito. Na ito. Yung hearing nito, pinuspong ninyo for next with stock antenna, mas effective to. Dahil daw po sa nakon. So try kong ilipat ng location yung antenna, no? Lagay ko rito banda sa taas. Tapos iscan ko ulit. Hanggang saan lang ba ang
ang responsibilidad ng magulang. 2, 4, 6, 7 ha. Naging 7. So medyo nag-improve, no? Pero suddenly, pero unfortunately, hindi niya nakuha lahat ng radio signal. Pero at least, nakuha niya yung favorite station ko. So, 2, 4, 6, 8. So, naging 8 signal na, no? 8 radio station na yung nasasagap. Well, not, hindi ganun kadami katulad nung may signal, katulad nito. Hindi ganun kadami katulad nito. But at least effective siya kasi nasasagap na niya yung 92.3 yung favorite kong channel o favorite kong radio station. Pag sa antena lang, wala talaga yan. So ang gagawin natin, para hindi naman sayang instead na stock antena, ang gagawin natin para hindi naman sayang, instead na stock antena ang gagamitin natin yung binili nating antena, combine dito, diba? Para mas effective. Subukan natin, ha. So nakabit ko na itong radio booster or signal booster ng radio, nakakabit na dito sa antena na binili ko. So ang gagawin natin, try nating i-scan. Let's see kung mas may improvement. Kasi sayang naman kung di natin magagamit yung antena. Pwede namang stock antena, pero nasa inyo yan. Ay, 89.1 na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So what happened? Nakarin baboy pero hindi po eh. Mas lalong tumataas ang presyo, pati imported ang taas din naman ng presyo. Si Rona Orbeta, tunay mapapaiyak ka talaga sa presyo ng sibuyas. Okay. Oh, sige, ito. Mag-ano tayo? Mag-check and balance tayo dito bago itong ating So unlike sa 26 station kanina, no, hindi niya nasasagap lahat kung i-combine natin dito. So anyway, kung i-combine natin dito. So anyway, it's up to you guys kung anong setup ang gagawin nyo, pero I think ang gagawin ko, I will not use the antenna na lang na binili natin kasi mas okay na mas maraming station na nakukuha. Pero it's up to you. Pero kung ang ano ko dyan, instead na antena na lang siguro, mas okay kahit ito na lang ang bilhin nyo. So at least hindi na kayo mas mapapagastos, no? So yun lang. Again, this is JR from Tech Explorer TV. Hopefully may natutunan kayo sa testing na ginawa natin. And subscribe kayo guys para ma-update kayo sa mga bagong video. And see you. Thank you.